Hi guys, we're gonna make a study test and like this. It's EPP time. Sorry, it's mother tongue, but it's not mother tongue. It's EPP. So we're gonna be a Tagalog time. Okay, class. Okay, people that watching. Ang pag-aaralan natin ngayon ay edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Ang aralin 1 ay pagsusulong ng kaahanan sa pamumuhunan. Okay. Ang alam nyo ba kung ano ang entrepreneurship? Entrepreneurship. Entrepreneurship. E-N-T-R-E-P-R-E-U-R-E-U-R-S-I-R-S-H-I-P. Spell nyo yun, ha? Ang entrepreneurship ay isang pamamaraan upang mapaunlad ang kabuhayan. Kailangan, at saka lalo na, kailangan ng sapat na lakas ng katawan, lakas ng loob, at mapaniring na kaisipan. At kaukulang panustos ng salapi sa mga pangangailangan. Okay, ang entrepreneurship ay isang pamamaraan upang mapaunlad ang kabuhayan. Ang entrepreneurship daw yung nagpapaunlad ng kabuhayan. Para mapaunlad ang kabuhayan natin. At saka syempre, kailangan natin na sapat na lakas, lakas ng loob, katawan, at mapaniring na kaisipan, at kaukul. Ayun. Okay, ganun. Yun ang entrepreneurship. May ship. Okay? Entrepreneurship. S-H-I-P. S-H-I-P. Ship. Entrepreneurship. Okay. Ang entrepreneurship ay pagsuong sa isang gawain pangkabuhayan na naglalayong na kapagbibigay ng matagalang nakapagbigay, mapagkunan ng biyaya para sa pamilya. Yun ang entrepreneurship. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay entrepreneur. Ang entrepreneur ay nagtatayo ng sariling negosyo. Inilalagay nila ang lakas na kaisipan at puhunan. Yun ang entrepreneurship. Yung nagtatayo ng sariling negosyo. Yung ikaw yung nagtatayo, entrepreneur lang, wala ng ship. Kasi yung kanina, di ba, may entrepreneurship? Ngayon naman, entrepreneur. Yung nagtatayo ng sariling negosyo. Yung ikaw yung nagtatayo. Hindi yung gagawa ka ng ano mo. Yung as in, yung parang, ikaw yung mag-iisip ng negosyo mo. Yung parang ikaw yung principal. Yung ikaw yung ma'am. Ganun. Pero ganito yung ibig sabihin ko. Yung ikaw yung nagtatayo ng isang sariling negosyo. Ikaw mismo ang nagtatayo ng sariling negosyo.
Tsaka ang entrepreneur daw ay inilalagay nila ang lakas na kaisipan at puhunan. Yung entrepreneur daw ay naglalagay daw ng lakas na kaisipan at puhunan. Tapos yung entrepreneur, nagpaplano ng kanilang sariling negosyo at pagkakakita. At kasi yung entrepreneur daw, yung ikaw mismo yung magtatayo ng sariling negosyo. Ikaw mismo yun. Yung pagkakakitaan mo yung negosyo mo. Kailangan yung may lakas ka. Kailangan may kaisipan ka para matayo ang negosyo mo. Para magawa mo ang negosyo mo. Para mabigay sa'yo ang negosyo mo. Yun ang entrepreneur. Pero ang entrepreneurship, yung ay isang pamamaraan upang mapaunlad ang kabuhayan. Upang yung mapaunlad ang kabuhayan, yun ang entrepreneurship. Pero nagtatayo ng sariling negosyo, inilalagay nila ang lakas sa kaisipan at puhunan, nagpaplano ng kanilang sariling negosyo at pagkakakitaan. Yun ang entrepreneur, okay? Survey. Okay. Ito ang mga kabutihang dulot ng entrepreneurship. Sulat nyo to. Kumuha kayo ng isang papel. Sulat nyo. Hintayin ko kayo. Okay na? Okay na. Nakakuha na kayo ng papel? Kailangan may papel na kayo, ha? Ito ang mga kabutihang dulot ng entrepreneurship. 1. Ang namumuhunan ay ang tanging responsable sa kanyang sariling negosyo. Ang namumuhunan ay ang tanging responsable sa kanyang sariling negosyo. Okay na. Okay. 2. Ang pagkataong kumita ng malaking pakinabang para sa sarili. Ang pagkataong kumita ng malaking pakinabang para sa sarili. 3. Ang pagkataong makatulong sa kapwa. Ang pagkataong makatulong sa kapwa. Okay na. Okay na yun. Yun lang. Tatlo lang. Sulat nyo. Okay. Okay. Ngayon naman, mga tandaan sa hamon ng pamumuhunan. 1. Walang kasiguruhan ang hinaharap ng negosyo. 2. May kaakibat na kahirapan at responsibilidad ang pamumuhunan. Okay na? Ngayon naman, mga katangian ng isang entrepreneur. Malakas at malusog na pangangatawan at kaisipan. Matibay ang kalooban, kakayahan, masipag at matiyaga, magiliw at makatao. Malikhain at mapamaraan o creative resourceful. Okay. Ngayon naman, mga dapat tandaan ng pagbabalak ng isang negosyo. First, isang pangangailangan tugunan. 2, kaalaman. 3, kapital. 4, kaalaman sa karunungang pananalapi. Or financial literacy. Okay. 4 na uri ng negosyo sa pamayanan. First, industriyang paggawa o paglikha. O pwedeng product industry. On the industry. 2. Industriyang paglilingkod o service industry. 3. Industriyang pangangalakal.